Welcome back to my YouTube channel, MGF17TV. For Black for today, magtadtad tayo ng paragis. Bakit ko kaya tinatadtad? Makikita nyo mamaya kung bakit, ano yung dahilan, bakit ko tinatadtad yung paragis. At ito yung binibilag natin para ma-stack natin at mas madaling ipakain. So sana, samahan nyo ako. So yan, ginagawa pa namin. Yan, isang batcha na. Para meron kaming stock na ipakain. Yan. Bibilag namin o air dry natin. Pwedeng ibilag, pwedeng natin air dry para meron tayong stock. Panatin ng dahon ng saging para mas marami yung stock na ipapakain natin. So yan. Yahoo! Tapos mamaya ibibilag natin. Then, pwede na natin i-stack para sa papakain. So, next na hihahalo natin yung sinatawag namin dito na sagisi. Yan, meron tayong paragis, meron tayong maramais, meron tayong dahon ng saging. At ito yung last na hihalo natin. Pang matagalan na stack na naman namin to. At sama nyo akong islicen ulit tong sagisi. Yan, andyan na lahat. Sagisi, maramais, paragis, dahon ng sangin. Andiyan na lahat. So, ang last na gagawin natin, lalagyan natin ng asin. Bakit kaya nilalagyan ng asin? Sige, lagyan mo ng asin. Bakit kaya nilalagyan ng asin? Kasi yung asin, nakakamatay ito ng bakterya. So, kung mayroon mong bakterya dyan, before natin ibilag, ayan, ibibilag natin ito. Or, pwede din yung air dry, mamamatay na yung mga bakterya dyan. Kasi yung asin ko, nakakamatay ng bakterya yan. Tapos, practice din namin sa aming mga kambing. Pag nilalagyan namin ng asin, so, ihalo namin yan, nilalagyan namin asin, mas maganda yung kain nila at ang tatakaw nila kumain. So, yun yung advantage po ng asin na bakit nilalagyan yung damo. At sa kambing kasi, maganda yung kain nila. Tapos, yung isang vlog ko po na nilagyan namin ng molasses tapos asin, gustong gusto din lang kainin. Kaya yung molasses, mahirap matuyuan yung damo. Kaya gagawin natin, hindi na lang dilagyan ng molasses para mas mabilis matuyo yung damo. So yan, at haluin lang natin. Sige nga, unti-unti mong haluin lang bago natin ibilag. May mga kwan yan, may mga dahon ng saging. Magiging masaya na naman yung mga alaga natin nito. Kumplito yan. So yan, meron kaming stock na naman at hindi na kami laging kumukuha ng kwan, ng damo. Yan, ibibilag na lang namin. Pero kung kwan, pwedeng i-skin dry, pero bukas pa natin ipapakain kung tawag nito, air dry natin. So, kailangan natin ibilag ngayon para mamayang gabi pwede na natin ipakain. Yan. Nahalo na. Yung atin, magmumoist yan. Didikit dito sa mga damo na yan. Yan, magmumoist yan asin. Yan, kita nyo, may mga dahon ng saging. Yan. Yan, sa mga walang damo dyan, na may rabitan at mahirapan kayong kumuha ng damo, na pingin nyo lang kami at dideliveran namin kayo ng damo. So yan, happy farming. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na. So i-update natin mamayang hapon kung paano pagkain nila. So yan, ibibilag natin para matuyo konti. So yan, at mamayang hapon, tingnan natin. Ayan ang gawa natin kanina. Muntikan isang sago, yan, yung maliit na sago. Tapos bakit ini-slice-slice kanina? Kaya mas madaling ipakain. Like sa polito, nalang dito sa ating kanyang kainan. Yan, yung feeder na ganito. Para papasok siya. Yan. Yun yung na-mixing natin kanina, yung apat na damo na kung nanonood ka kanina. Ito na yung mixing kanina. Yan ang gusto nila. Lalo nung bigyan niya ng kunting asin. Kasi yung asin po, medyo aalat yung kanyang kinakain.
Yan, mas gustong gusto niya yan. Yan, makain na din ang mga bakko. Ang mga bakko. Yung kali. Yan, sarap pa ng tulog ng isa. Kasi ayaw kumain. So yun, ganun po yung ginawa namin for mixing. Nakita nyo naman kanina. Now, may nakatulong para sa kanunay. Mas madaling ipakain sa kanila. Kung meron kang ganito, lagyanan. Kasi malilit pa sila. Hindi pa nila kayang amabot. Kaya ang ginawa namin, islice namin para mas sa pagka sa inan na lang nila nilagay. So yun po, I'm GF17CB. Kung bago ka pa lang sa aking channel na nanonood, please share, like, subscribe my channel. Pindutin mo notification bell para updated ka sa aking dito. So God bless po, happy farming.